Ahoy! Kamusta mga Repa Pits? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to ay magpapakanton tayo about Philippine stock market. Na kung saan sabay-sabay natin i-analyze ang stocks na ABA. Okay? Tingnan natin, kunin natin yung information sa PSE mismo. Kunin natin yung historical data. ABA. Okay. Kunin natin historical data para malaman natin early detection, prediction, projection kung ano ang potential na tatamaan ng ABA na kung saan naglusaw ito ng makadalawang araw. Makikita natin, lusaw dito, lusaw dito. Samantalang ang kanyang movement, hindi naman talaga siya nagmo-move ng ganyan. Puta, super grabe ang naging movement ngayong araw. Kita natin, no? Dalawang araw siyang nag-move ng ganyan. Ayip! So ngayon, kung active trader scalper ka, naiintindihan mo malaki ang potential nito. As in, malaki ang potential nito November 24, 2022. Okay. Kung i-analyze natin ng gusto, sa loob daw ng MA20, ang pinaka-highest 295. Pinaka-lowest 168. Na kung saan yung mismong binagsak niya dito. Kung titingnan natin historical data dito, ang sabi, ang pinaka-lowest daw na binagsakan November 23, 2022, 1.68. Ayan o, 1.68. Itong November 23, bumagsak ang presyo sa 168 na nagmula sa past transaction na pinaka-highest yung Thursday, 294. Ito, November 22. Tapos November 23 kanina, lumagpak pa ng gusto sa from 294, bumagsak sa 168. Yung previous na low niya ay 236, bumagsak sa 168. Previous niyang high, 295, at bumagsak sa 243. Sa loob ng MA20, mula MA1 to MA20, ang high, MA20, 295. Lowest, 168. Ngayon, ang sabi daw dito, yung range, 0.75. Hagilapin natin kung ano nga ba nangyayari movement nito o yung nagiging flow nito. So, makikita ngayon natin ang nagiging flow daw nito ay ganito itsura. Ganito nagiging itsura. Ang pinaka-highest daw, 75. Which is yun ang naka-record dito. Yung pinaka-lowest na kung saan. Grabe ito. Tingineng yan. Hindi naman niya talaga movement ito eh. Ito. Puta, ito yung tinatawag ko na maririnig mo sa mga YouTube video ko pagdating sa Philippine stock market, yung mga mongoloid movement. Dalawang araw ito nagkaroon ng mongoloid movement. Okay? Ito, mga unusual price movement. So, since nagkaroon ito ng mongoloid movement, ano, unusual price movement yung dalawang araw na yan. Katulad nito, hindi naman niya talaga ugali ng ganito eh. Hindi niya attitude na mag-move ng ganyan. That's considered mongoloid movement. Makikita natin dito, kapag halimbawa ang Philippine stock market ang in-import natin dito sa Alexon Cipro Dashboard, fully loaded ang laman nito. Makikita natin sa ilalim, ito yung volume. Ito yung volume mismo niya, di ba? Ito yung volume. Pwede mo nang lakihan niya, makita mo yung volume. So, ganyan yung volume. Grabe yung naging volume dito. Oh. Yung eto, oh. Ayan o, oh, grabe. Kahit naman dito, grabe naging volume. Pero usually, tingnan mo, magkano lang yung volume dito. Eh. Ilang puntos lang yung volume. Oh. Oh, ito lang usually yung volume na mabababa. Tapos, biglang nag-skyrocket yung volume dito. Ayip. Nag-get siya, no? Nag-skyrocket yung volume. Kaya ang lupit na ito eh, no? Skyrocket oh, oh. E samantalang geto lang yung volume niya, na gets nyo. So ayan, isa sa mga pointers na pagkukuna mo ng idea. Tapos itong kanyang flow, fluctuation per day,
Puta, ito lang dapat mga movement niya, biglang nagkaroon ng Mongoloid movement. Kung tutusin niya, ito pinaka-Mongoloid movement. Yung pala, meron pa palang the best na Mongoloid movement. Ito yung mataas at pinakamataas na Mongoloid movement sa isang araw lang na trading time. So ngayon, kung i-analyze natin itong candlestick, ang sabi daw dito, from the past transaction, malamang galing sa mababang position, umakyat dito. And then after that, nagkaroon ng rising wedges dito. Rising wedges, lahat yan, all the way dito, nagsisilbing trade range sideways. Basta, simula dito, MA2, hanggang dito sa MA14, 15, 16, trade range sideways yan. Tapos, dito na break yung resistance. Diyan mismo na break yung resistance dito. Nag-skyrocket hanggang 295. Dati-rate, average na kalakaran niya lang nasa 2 peso hanggang 230, 250. Usually nga dito, ang ranges bang from 230 to 250. Maximum na yung ano, very rare yung 260 sa may box na to, sa trade range sideway na to. Tapos nag-skyrocket dito from 260 naging 295. Hayip, alam mo na agad maglulusaw. Makikita ngayon natin dito, may kulay orange na oscillator. Ang tawag ngayon dyan, moving average o yung VWAP. At nagkataon yung current market price ngayon, nagsarado sa 1.91 habang ang VWAP ay mataas. So usually, sa mismong aking Alex Honse online masterclass, tinuturo ko kung ano yung diferensya noon, ano ibig sabihin noon, paano ba yung system, strategy, formulation, solution. Bakit mo kinakailangan tignan ng current market price versus sa biwa? Bakit mo kinakailangan i-balance ito? At sa mismong masterclass ko, tinuturo ko yung literal process. Ano yung dahilan kung bakit kinakailangan mo malaman yun? Ngayon dito, sa Philippine Stock Market, which is sa Alex Jose Pro Dashboard, Philippine Stock Market nilagay natin, ABA, di ba? ABA. Ngayon, kung halimbawa ang iisipin natin, ito, magbabounce back ng November 24, 2022, kung halimbawa magbabounce back, ang thinking natin, ganito. Basic logic, psychology ng demand and supply. Ito yung 100%. Ito yung 0%. What if magbounce back ito sa around ika-50%? Sa loob ng ika-50%, potentially, pwedeng bumalik ito ng 250. Starting point, average, kalakaran, 2 pesos. Ang bounce back na assumption, expectation, anticipation mo, 250. Starting from 2 to 250. Kung bullish signal ito, kung considered bullish signal ito, o considered bounce back kinabukasan, which is ngayon, November 24, 2022, 22, pag nag-open ng market mamaya, ang lagi mong iisipin, ang starting point,